Please welcome back again to another vlog. For today's video, nandito po yung mga rallyista na hindi pabor sa pag ano ng dolomite sand dito sa May Manila Bay. And dito naman po tayo sa side na ito. Meron din po. Ayan, sir, ano po ba may comment ko sa mga nagra-rally dito ngayon po? Owen! Ayan, Owen. Comment po ni sir. Ano po sila, eh, ng araw, puro basura dyan, di sila nagra-rally. Ngayon malinis na, saka sila magkaganyan. Ano tawag mo sa mga tao na yan? Ayaw nila ng maayos, gusto nila, ano, malabo. And sa mga sinisigaw po nila na sana buha, bigas, hindi buhangin, ano pong makakomment nyo, sir? Ano yan, eh, malaking kasinungalingan yan. Hindi naman kailangan yung laging ibigay mo bigas sa mga tao eh. Kailangan din may project para naman nakikita yung kagandahan ng lugar. Hindi yun na puro ganyan-ganyan lang. Anong mangyara sa bansa natin? Laging talan, mga mahirap, naghihirap. Mali yun. Ba bro? Mali yun. Ano na kailangan eh? Kailangan na lang nakalagay yata ng budget kasi eh. Hindi, ang balit lang nga. Kailangan ng budget? 28 million lang ang budget. 395 million. Papa, ano yan? Laguna, Cavite, hindi mo lang yung budget. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Eh may mga hindi po nagkakasundo dito. May mga rallyista po ng ayaw ng pagbabago kay VP Leni. And eto naman po sila, sir, na suportado ang ating presidente na si President Rodrigo Duterte. Wala na maka Duterte sa lahat naging Pangulo. Duterte na. Siya lang nakalinis yan. Wala nang iba. Yun ang katotohanan dyan. Ay, mga yan, pinapapalpinin mo yan. Walang eh, mangyari dyan. Eh, salamat. Duterte. Yes, maraming salamat po, sir. Dito po tayo, Manila Bay pa rin po tayo, mga kabungisis. Ito ang sigaw. Hindi niya pala alam yung budget. Magkano budget? Ayan, inaano po nila kasi yung budget daw po dito sa inilagay sa Manila Bay. Ayun po ang sinisigaw din po nila yung budget na sana ibinigay na lang daw po bigas, hindi buhangin. Hello sir, good afternoon. Ano po ba ang maiko-comment nyo dito sa Manila Bay po? Manila Bay. Kumbaga sa ako'y tunay na Pilipino. Ang pagyayabang sa oras ng kahirapan ay mali. Yung ugali nating Pilipina na nagpipiesta nang wala tayong naghihirap ng bayan. Maling-mali yan eh. Ito ang ginagawa ngayon ng pamalang ito. Nagpipiesta sila, pero sa katotohanan naghihirap. Ang ginagamit na pondo sana dito eh, sobrang pera. Hindi, ito ay utang. Tandaan nyo ito, kalukuhan. Magkwaltas ka ng kaunting pera kung ikaw maginawa. Mayamang-mayamang ka na. Simpleng buhay Pilipino. Pero kung ikaw magpipiesta, maghahanda ka, magyayabang ka, pero ang ginagamit ay utang. Punyetang sistema yan. Madala na tayo. Ito, mas malaki yan. Dati, pagbahay-bahay lang. Nagpipiesa, nangungutang, naghahanda. Sikat, mayabang. Ano ang nangyayari? Naghihirap. Ito ngayon, pang-nasyonal na, patakaran ng gobyerno. Napakasamang sistema. Yun lang. Kaya po ba kayo nagra-rally, sir, dahil sa may pandemic, yung pandemic po na ano? Kami ay nagra-rally sapagkat ako ay laban sa masama. Never kong ginusto ang masama. Ang panig ko ay kabutihan. Kahit sino nakakukulog dito, basta't masama, ayoko. Sana ganyan ang mga Pilipino. Basta masama, ayaw natin. Yun lang. And maraming salamat po, sir. Mabuhay ka! Laban ang diktador, diktadura noon at ngayon. Ayan po ang sigaw po nila, sir at ma'am. Ayan, sinisigaw ni Ma'am Aus Duterte. Mga taga saan pa po kayo, sir? Bulacan. Quezon City. Ano kami? Kanya-kanya kami chapter. Opo. Kanya-kanya kami chapter. Eh, ano naman po kayo, sir? Mako-comment nyo po dito sa ginagawang Manila Bay po. Eh, wala to eh. Ang mangyayari nito, pag-akserang ng pera ito ng bayan.
wala naman yan eh. Pag dumating yung malalakas na bagyo, lahat ng basura dyan ilalagay uli, babalik ulit dyan. Ihahampas na uli rito sa Roswell Park dyan. And sir, matanong ko lang po, nung panahon po ng puro basura dito, ano pong maiko-comment nyo naman po? Eh, di ba, pagka hindi naman nalilinis yung estero at ilog eh, so ganun din ang lalabas nyan. Parang ang gagawin na lang dyan, hakutin lagi ng hakutin yung basura. Eh, ganun naman nangyayari. So, baliwala rin yan. Ngayon yung comment nila, sir, na baliwala rin daw itong ginagawang sa Manila Bay na dolomite sand. Ganun din naman yan. Eh, nakita nyo na ba, sir, yung dolomite sand po? Hindi na, pero nakikita na rin namin ang sitwasyon. Ganun din yan. Eh, pagka yung mga tawag na ano, yung mga basura na yan sa palibot ng Manila Bay, dito rin ang pagsak yan eh. Pagka may mga lakas na bagyo saka anon, dito na ihampas na sa Manila Bay. Yan po, maraming salamat po. Eh, komento nyo po sa presidente po. Eh, aos Duterte si President na. Rodrigo Duterte. Aos Duterte na, palitan na siya. Ayan, maraming salamat po, okay, sir. Ang sinisigaw po nila, aus Duterte. Ayan, umalis na po sila. Mga ilang minuto po silang nag-rally po dito sa May Manila Bay. Ayan, pinapaalis na nila si President Rodrigo Duterte. Ang sigaw nila, paalisin si President Rodrigo Duterte. Kung hindi niya po kayang gampana ng pagiging pangulo ng bansa, mag-resign na lang po siya. Let Leni lead na lang. Ayan, si Vice President Leni Robredo po ang kanilang sinisigaw na pumalit dito kay President Duterte. Po, kung nahihirapan po siya at hindi niya po kayang gampanan po. Ayan, pero ayan, aalis na po sila. Mga ilang minuto lang nga po silang nag-stay at nag-rally dito sa lugar na to. And meron naman po tayong mga pulis para umayos na itong sistema po dito. Kung bunyog pagkakaisa. No to, nakalagay po, no to rev, go, no to chacha, no to military. And kayo na po mag-judge, mga kabungisis, sa mga sinabi po ng mga nag-rally po dito. Ang sinisigaw po nila, aus Duterte. Yan, pinapaalis po nila si President Rodrigo Roa Duterte. Pero 2 taon na lang po ang ating presidente. Kayo na po ang mag-judge. Sa malaking pagbabago dito sa Manila Bay, may mga sang-ayon, marami ang sang-ayon, may mga hindi rin po sumasang-ayon at gusto nilang isigaw na palitan si President Rodrigo Duterte ni Vice President Leni Robredo. Ayan si Sir kanina, nakipagtalo si Sir kanina dun sa mga nagra-rally. Ano pong makakomment niyo sa mga nagra-rally po, sir? Yan, yung mga nagra-rally na yan, para patan nila yan. Pero yung ginagawa ng gobyerno, para naman sa lahat yan eh. Wala namang tradisyong gobyerno na para sa kanya eh. Para yan sa lahat. Para mapaganda yung island natin. Oo. Hindi naman masamang di ba? Wala po yung ginagawa nila eh. Ilang gusto na president natin mapaganda ang dagat. Pero mo, ang kasaysayan ng Pilipinas, ha? Pinaganda ng taga-North. Pinaganda. Lalong pinaganda ng taga-South. Oo, sinabi ko. Sagay ng taga-North, si Marcos ko, ng taga-South, si Duterte. Ilan ko sa Tabaw? Napaganda niya. Yung ano na lang, yung buhay ko na lang. Alam mo kasi ako, taga-Mindanao ako, taga-Mindanao kasi ako. Sa Davao, hindi ka makakadaan sa Davao ng palasubas ka. Oo, oh, tama yun. Hindi ka makapagsigarilyo doon ng Kasi bawal eh. Bawal talaga, mahigpit. Nasa ayos po. Nasa ayos talaga. Doon, pag nagdadrive kami ng sasakyan doon, talagang sunod kami sa rules. Kasi lahat ng kalsada doon may rules.
Kaya sunod sa rules dun. And sinisigaw po nila, paalisin na po si President Rodrigo Duterte. Sila dapat yung maalis. Kasi hatang-hatang kasi Leni na mo po kasi si Duterte. Tama, tama. Oo, oh, may upo kasi dyan kaya gusto niya paalisin. And babayag po ba kayo, sir, ma'am, na... Kung maganda naman yung patakaran ni Digong, edi sundin. Diba? Kung mag... Tsaka... Papayag po ba kayo na si Miss Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, ang pumalit? Kay oh, President... Malabo yan, te. Ayan. Pagkita ka na ba ng sabaw ng puset? Ha? Pakain ka ba ng puset? Apo. Ayun pala eh. Alam mo na yun anong ibig sabihin. Ayan. No? Nakakabungis. Ayun yung mga komento nila, sir, tsaka ma'am. Sa mga nagsisigaw kaninang nag-rally. Marami ang hindi papayag. Oh.